2 weeks, 14 days talaga ng paggamit ko sa dalawang products na to. Ito po ay sachet lang na version kasi merong bottle talaga. Open this. And nabasa ko sa instruction na kailangan nating i-mix ang dalawang serum sa ating palm. May pagka-pinkish and merong isang serum na translucent lang. Mas mabango yung kanina. I love the glow. Hey guys, beautiful day. Welcome to a brand new video. Iba ang ating background kasi dun sa kabilang kwarto. Katabi nun is my construction and gusto ko talang i-push tong video na to. Kaya dito muna tayo. Anyway, I'm sharing 2 new products from Snail White. New pa para sa akin pero at this point siguro pag na-upload ko tong video na to, hindi na siya new. So I've tried these 2 serums from Snail White. It is the Double Boosting Brightening Serum and Double Boosting Anti-Aging Serum. So it has been exactly 2 weeks, 14 days talaga ng paggamit ko sa dalawang products na to. Ito po ay sachet lang na version kasi merong bottle talaga ng mga serums na to, which contains 80 ml, 40 ml of serum, brightening or anti-aging man yan, and meron pa siyang double boosting serum. So for trial purposes, kinuha ko itong maliliit lang na version, which is the sachet version, contains 8 ml per sachet. So 4 ml sa anti-aging, 4 ml sa brightening, and 4 ml din sa boosting serum niya each. So ang ginawa ko during the time that I've used this, ginamit ko siya morning and night. So depende lang sa mood ko or sa condition ng skin. Kasi ginagamit ko brightening sa morning, tapos eto namang anti-aging at night. But just recently, few days ago, mga 4 days ago, ginamit ko na rin yung brightening sa gabi and yung anti-aging serum sa aking under eye. Details lang ng product. With this Snail White Double Boosting Brightening Serum, it claims to brightens, fades dark spots, and visibly minimize pores. It is a challenge for me to use only these 2 products as my serum dahil alam nyo naman ako, mahilig akong mag layer ng skincare from different brands and different ingredients. So, gusto kong mag-brighten up ang aking face using this brightening serum na may niacinamide and vitamin C. So, this is the first time I will open this. And nabasa ko sa instruction na kailangan nating i-mix ang dalawang serum sa ating palm. Ayan. Okay, ito siya guys. Dalawa nga siya. Focus camera. Meron siyang, may pagka-pinkish and merong isang serum na translucent lang na white yung color. So, kailangan natin siyang i-mix. Okay, nasa kamay ko na siya. Ayan. Ayan. Merong shine agad ang aking mukha. Parang kulang ata, guys. May konting amoy siya, pero hindi naman siya mabango. Tama lang. Okay, nag-dispense ako ulit. Ayan, I hope you can see it well. Lagay ko sa forehead, and lagay ko dito. Kasi parang kulang. Ayan. Ayan, guys. Ayun, mamayang gabi, ito naman. So, this one is brightening with niacinamide and vitamin C. Favorite ingredients ko sa serum, lalo na't acne-prone tayo, madalas tayong nagkaka-pimples. Hindi naman ganun karami, pero yung pimple marks, yun talaga ang naiiwan sa skin natin. Merong nag-fade, pero meron talagang mahirap tanggalin ng mga dark spots. Mix na nagamit ko siya, I can say na na-minimize niya talaga ang pores ko, lalong-lalo na sa ilong ko kasi madalas dyan may whiteheads tsaka blackheads. So with this one, parang kuminis yung ilong ko and visibly nakita ko na parang wala masyadong nag-i-exen ng mga blackheads at whiteheads. Pero meron pa rin. Hey guys, good evening. And tonight we will be using another Snail White Double Boosting Serum. Another variant naman. This one, the Anti-Aging Serum. It claims to give youthful glow with fullerene. Correct me if I'm wrong.
and hyaluronic acid. Gusto ko siyang i-oop. Ayan, open natin. So, same process lang sa ating brightening serum sa morning. Pwede siya day and night. I decided lang to use this one during nighttime. So, same lang. I-dispense natin ang product at imimix natin siya all together. Ayan. Okay. Ooh. So, this one, merong puti at merong translucent lang na serum. Imimix ko together. Mas mabango yung kanina. Massage ko siya. Kulang ata. Dadagdag pa ako, guys. With this one lang, kailangan equal yung pagka-press mo. Each column ng sachet para equal din ang magamit mong serum. Kasi dalawang klase siya. I mean, dalawang ingredients siya. Ayan. I love the glow. Ito parang medyo, ayan, merong lagkit. Oh, ayan, parang naiiwan ng aking hands. Well, anyway, let's see in the following days kung anong mangyari sa skin ko. As of the moment, ang ganda-ganda ng yung dito. Ayan. Ayan, I love that. Yung may mga pag-glow-glow dyan. Pero yung dito ko, kailangan mabawasan natin yan. Wala naman masyado, pero pag ako ay nagme-makeup, medyo lalabas ang mga lines natin. Anyway, guys, good night for now and see you on the next clip. This one naman, the anti-aging serum. Meron siyang Florence and hyaluronic acid. Etong si Florence, first time akong naka-encounter in a skincare product na ingredients. Nung ni-research ko siya, medyo hindi pala madaling i-source ingredient and also mahal din siya. Kaya pala, when you check the Snail White official flagship store sa Lazada man yan or Shopee, mas mahal ang bottle nitong si si anti-aging serum kaysa kay brightening. Siguro dahil doon sa ingredients. I assume ha, kung merong mga taga Snail White dyan na nanonood dito, pakicorrect po ako sa comment section. And now, papakita ko sa inyo yung ginagamit kong cleanser along with those two double boosting serum. At dahil double boosting serum sila, at sa aking analysis lang naman, maraming actives yung mga serums na yon. So, baka magkagulo-gulo ang reaction ng aking face. Kasi, yun na nga, maraming actives ang nasa serum na yon. Tapos, magki-cleanser pa ako ng medyo strong. Baka magka-breakouts ako. So, ang ginawa ko, I switched to this cleanser. So, kasi ito, guys, milder siya. So, I'm thinking na mas okay kung milder na cleanser ang gagamitin ko para hindi masyadong maguluhan ang aking face. Oop. This one pala is the Rice Water Bright Foaming Cleanser from The Face Shop. See, eto guys, I can see na meron din naman siyang glowing at brightening effect. During the first week kasi ng paggamit ko or pag-experiment ko ng dalawang product na to with my face, with my skin, mas prioritize kong gamitin to during the night kasi during the first week din, medyo pagod ako. Hindi lang talaga pagod. Medyo nagkasakit tayo. So, prioritize ko to, lalo na sa aking under eye tapos dito para ma-lift siya somehow. Kasi hindi naman natin makakaila pag nasa 30s na tayo. Medyo lumalabas na talaga ang mga signs of aging, lalo na sa aking mga mata. Diyan ko talaga nakikita na parang, uy, medyo meron na tayong mga lines. Tapos pag tumatawa tayo, meron talagang mga lines dyan. With this one, hindi ko pa masasabing siya yung nakatulong na medyo mabawasan ang mga fine lines natin. Kasi 2 weeks pa lang naman. Tapos hindi ko naman masyado talagang inobserve talaga, okay, binilang ko talaga ang mga lines ko kung nakulangan ba. Hindi naman ganun. Pero I can say na if you're looking for a product na lifting, tapos meron namang glowing effect, ito na lang. Pwedeng ito na lang. Wag na ito.
or depende na lang sa kung anong priority mong isolve na skincare problem. Kasi kung ako na medyo gusto ko na yung mga anti-aging products, I would go for this, yung malaking bottle nito, which is 80 ml, 40 na serum, and 40 ml na boosting serum. Mas okay na yun kasi may glowing effect na siya. Meron siyang unique ingredient na mahal, mamahaling ingredient at hindi madaling i-source based sa aking pag-research. So, advantage mo na yun. Then, itong anti-aging serum kasi, meron siyang parang long-term benefit sa skin mo. Ito naman, brightening at pang-remove ng dark spots. Siguro sa mga acne-prone at medyo bata-bata pa, ito ang mai-recommend ko sa inyo. Kasi, so, niacinamide, vitamin C, tapos mag-sunblock ka lang always, every day, every single day. Mag-sunblock ka lang talaga. Kasi, yung sunblock alone is anti-aging na yun na product. Kung medyo bata-bata ka pa, eto na for you. The only thing na makikita ko na parang disadvantage dito is that dahil dalawa silang serum at imimix mo pa, pag ipopour mo, imimix mo pa. Kaya may tendency na mas marami yung madidispense mo na serum kaysa sa boosting serum, hindi equal talaga every time you use it kasi separate sila. Tapos isa lang yung parang whole na mga products is that nasa mga 115 to 119 pesos even with other brands. Pero this one, you are not just paying for one kind, you are not just paying for one active, but you are paying for at least 2 to 3 kasi meron pa siyang boosting serum. So, reasonable na ang price na 1,200 ata sa yung bottle na 40 plus 40 ml na malaking version nito. 999 to 1,299, parang ganun. I can say na sulit na yun kasi 80 ml na compared to other serums na nasa 30 ml to 40 ml nasa mga 400 to 600 plus na. Yun, 80 ml, you got serum and you got another active which is a boosting serum, sulit na sa presyo. And also, with this one, ginamit ko siya for 2 weeks na hindi ako gumagamit ng cream. Kasi the usual step, ideally, is pagkatapos mo mag-serum, mag-cream ka to lock in the actives of this one. Tapos, ma-seal mo yung moisture. But with mine, during my 2 weeks experiment, hindi ako nag-cream. Kasi feeling ko, enough na yung nabibigay niyang nourishment sa aking skin. Hindi na kailangang mag-moisturizer. Well, that's for me kasi oily skin ako. Yun na lahat, guys. Nasabi ko na lahat ang dapat kong i-share sa inyo. I hope you found this video informative and helpful. Subscribe if you haven't yet. Like this video if you like it. If you like me, just patiently wait kasi meron pa akong i-share na products sa inyo. This one, medyo affordable siya. Malamang mabibili nyo rin sa Watson. So watch out for that. May that be all. See you on the next video. Bye!